welcome back to my channel. And today I'm going to show you the hands-on of OnePlus 6T. Ito yung OnePlus 6T na pinilahan kahapon sa may dito sa Milan. So sa buong Italy, if I'm not mistaken, sa Milan lang sila nag-launch. Yun. So share ko muna kung ano yung meron sa launch kahapon. Kung pumila kami nung umaga, hindi naman ganun siya katagal masyado kasi after 12, 30 minutes pa lang, bala na sa pagitna kami. 11 ako dumating. So 12, nag-open yung gate and 12:30 something, nakuha ko na yung ano, yung phone. So super bilis lang niya. Hindi masyado mahaba yung pila nung umaga ha, kasi sa tingin ko madaming may pasok, madaming may trabaho, kaya sa tingin ko konti lang yung ano, yung nakapunta. Pero sa tingin ko nung pahapon, paggabi, kasi hanggang 7:30 yung pop-up. Actually, pop-up store lang siya. So, hindi siya talagang permanent store doon. So, pagpasok mo, may mga drinks, may mga pizzette. Actually, bibigyan ka nila ng form. Doon nakalagay kung anong type of phone yung gusto mong bilhin. And ito yung phone ko. After ko itong makuha, nag-claim kami doon sa may labas. And they gave us this tote bag. So, super ano, hindi lang siya basta katsa ha. Yan, nakalagay talaga para sa OnePlus yan. So, super, super smooth, tsaka super ganda ng print. Yung kanila slogan, never settle. And may magnet siya ha. Yung magnet yung pagsara niya. Sa pag-claim namin, sa labas, binigyan kami ng mga ganito, plastic, hindi ko alam kung para saan ito, hindi ko pa nabuksan. Binigyan kami ng extra case, pinapili kami between sandstone and the other one na parang stripes siya. Eh, hindi ko yung kinuha kasi, ano, parang finil ko yung grip niya. And mas maganda yung grip nito. So, this is sandstone. Yung water nila, pati yung water nila yung tinago ko. Water nila is may tatak din ng OnePlus. So, cute, diba? And kung nakikita nyo ngayon, may shirt ako ng OnePlus, which is galing din sa kanila. Kasama siya sa loob ng tote bag. And, of course, so, ayun, ang ganda ng quality niya. Like, kagaya ng phone. Ang ganda ng phone. Tapos, yung jacket, ayan, o diba? Shalin. M siya. So, yung t-shirt is L. Ito yung jacket niya. Kasama to actually sa loob. And, may nakita ko dito yung tatak ng OnePlus. Hindi ko alam kung nasa. Yung tatak ng OnePlus. Ay, ayun, subtle lang siya. Hindi siya masyadong kita. Ayan, OnePlus. May logo siya ng OnePlus. Cute naman, pero mas prefer ko na, ano, na naka-t-shirt na. Kasi, nasa loob naman ako ng bahay. So, yun. Kuha na natin up close yung phone. 3, 2, 1. So, first things first, this is the box of OnePlus 6T. Meron silang parang pang-close. Nakalagay dito is, a collection of indeed tools possessed of a tremendous understanding and superior taste in the finest technology. What's most important is that they are part of what we do. And that includes you. So, ang cute lang kasi, parang feel na feel mo talaga na kasama ka sa OnePlus community. So, inside, actually, nabuksan ko na siya. Plastic siya na plastic seal. So, nabuksan ko na siya. So, nagamit ko na siya for a day. This is midnight black. Ito yung fingerprint. Yep. And naano ko na yung fingerprint. Pero, napansin ko is mas mabilis yung face recognition. As in, sobrang bilis. Pero, ang problema, kapag madilim, medyo hindi siya ganun kabilis or minsan hindi gumagana. So, ito yung midnight black. 8GB na RAM and 128GB na memory. I'll show you. Ito yung napili kong wallpaper. By the way, nakapaglagay na ako ng couple of applications. Games, Twitter, Amazon. Ang display niya is 6.4:1. So, yung kung mapapansin nyo, yung notch niya ay hindi na, wait lang. Yung notch niya ay hindi na masyadong malaki. Niliitan nila. So, yan. Ito yung mismo phone. Lagay muna natin yan. Paloob, ang nakalagay siya dito. And then, ang ganda ng pagkagawa nila, na kapag minuklat mo siya, tcharan! May transparent free case sila. So, yan muna yung lalagay natin dyan. Kung mapapansin natin, nailagay na nila yung protection. And, normal protection lang yata kasi ang ano naman nila is Gorilla Glass 6. So, mas matibay. I think sila yung unang naglabas ng Gorilla Glass 6 sa pagkakaalam ko ha. So, sa loob, meron tayong yan, OnePlus all over. So, nandito yung mga instructions, manual, yan. So, ito yung
mga stickers, di ba? Cute. Ito yung pang-open ng SIM card. Meron ditong invitation letter, a word from Pete, OnePlus CEO. And super cute kasi parang ano, parang feel na feel mo talaga. Intimate, kumbaga intimate. Talagang 110 siya eh. Pero of course, hindi naman niya inisa-isa lahat to. Created by you, with you, and for you. Diba? Sa loob, meron ding makikitang block, square charger. Ganyan. Europe, so ito yung charger. And yung kanilang red na ano na cable. So ako, less than an hour, nakaka-full ako ng 100%. Tapos, ito yung, kinabit ko na kasi, ginamit ko na nga. So, ito yung adapter. Kasi, unfortunately, tinanggal nila yung earphone jack. So, hindi ko lang alam. I mean, hindi naman siya masyadong kawalan kasi sa sobrang bilis nga ng pag-charge. Like, mahihintay mo na yung 30 minutes, meron ka na uling ano, full charge. Ano ba naman yung 30 minutes na hindi mo gagamitin yung earphone mo, di ba? I mean, hindi siya ganun kawalan kumpara naman dun sa... Okay, so dinagdag nila yung fingerprint. Hindi ko masyadong type yung fingerprint sa screen. Hindi ko alam kung bakit. Parang feel ko mabagal. Mabagal yung ano, hindi pa nila na-master. Parang ilang ano. Well, ngayon gumagana siya ng ayos. Hindi ko alam kung bakit. Pero before, nagkaroon ako ng mga problema sa pag ano. Like before, yesterday, no? Pero sabi naman daw, na pag tumatagal sa'yo yung phone mo, mas na-memorize niya yung fingerprint. Wala naman nagbago sa camera niya. Ganun pa rin, like OnePlus 6, ganun pa rin yung camera niya. Ah, yung battery life niya is mas matagal na ngayon. Like 3,700 mAh na ata yung, ano yun, yung battery niya. So, mas kumapal siya and mas bumigat siya dahil nga doon sa type of battery nila na mas maaba ngayon. Yun, so, dahil may fingerprint scanner na sila dito sa mismong screen, tinanggal na nila yung fingerprint scanner sa likod. Which is, sa tingin ko, mas feel ko yung fingerprint scanner sa likod. Yun, ano pa ba? Wala na naman ako masasabi kundi, all in all, maganda siya. As if sabihin ko pangit, diba? Syempre, gamutin ko yung sarili ko. Hindi, totoo, honest review na, asan na yung ano? Honest siya talaga na maganda. Kasi alam nyo, 2 years na ako hindi bumibili ng new phone for 1 year yata. May mga 2 years na almost. Hirap ako mamili ng phones kasi sobrang dami na lumalabas ngayon. Tapos hindi ko alam kung waterproof siya or ano. Pero ang alam ko, hindi sila kumuha ng certificate. Ano siya? Hindi siya waterproof. Alam nyo yun, parang weatherproof. Like pag natalsikan, ganan. Yeah, pag natalsikan ng tubig o kaya nahulog sa bowl, siguro pag kinuha mo agad, hindi naman siya ganun masisira. So, pero guys, ingatan natin yung phones natin. Kahit magkano pa yan, ingatan natin yan. Yun, so, wala na ako masasabi. So, lalabas na siya ngayong November 6. Yun, sana nakatulong ako sa inyo kahit papaano. Ngayon, lalabas na November 6. Wala na siyang free case. Pero meron siyang isang free case na transparent yung pinakita ko kanina. So, aim for the best, and never settle. Hope na nakatulong ako kahit paano sa mga Pilipino na hindi pa nila kilala yung OnePlus. So, sana nakatulong ako sa inyo, and yun lang. Bye!